Magsitayo po ang lahat. Magalak tayong lahat. Si Hesukristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang nagirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat. Si Hesukristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat, dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, pahintulutan mong kami maging dapat lumigaya kapag ang iyong anak ay nagpakita kasama ng mga banal sa piling niya, pakundangan sa aming pagdiriwang na masaya sa pagkabuhay niyang amin ngayong sinasamba sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga naghatid kay Pablo ay sumama sa kanya hanggang sa Atenas. Pagkatapos, nagbalik sila sa Berea. Taglay ang bili ni Pablo kina Silas at Timoteo na sumunod sa lalong madaling panahon. At si Pablo ay tumayo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsabi, "Mga taga-Atenas, napapansin kong buhos na buhos ang inyong kalooban sa relihiyon sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa mga sambahan ninyo, nakakita ako ng isang dambanang may nakasulat ng ganito, sa Diyos na hindi nakikilala. Ang inyong sinasamba kahit hindi nyo kilala, ang siya kong ipinahahayag sa inyo. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat, nang naroon ang siyang Panginoon ng langit at lupa, kaya't hindi siya tumatahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi siya ay nangangailangan ng anuman, kaya siya pinaglilingkuran ng tao, sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay, hininga
at ng lahat ng bagay sa sangkatauhan. Mula sa isa'y nilikha niya ang lahat ng lahi sa balat ng lupa. Itinakda niya ang kanya-kanyang panahon at hangganan. Ginawa niya ito upang hanapin sila ng Diyos. Baka sakaling sa kanilang pag-aapuhap ay matagpuan siya. Ang totoo, hindi naman siya malayo sa bawat isa sa atin sapagkat hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata. Tayong ngay mga anak niya, yamang tayo'y mga anak ng Diyos. Huwag nating akalain na siya ay tulad ng larawang ginto, pilak o bato na pawang likha ng isip at kamay ng tao. Mahabang panahong di pinansin ng Diyos ang di pagkakilala ng tao sa Kanya, ngunit ngayon inuutos niya na magsisi sila talikdan ng kanilang masamang pamumuhay sapagkat itinakdanan niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat ng buhayin niyang muli ang taong iyon. Nang marinig nila ang sinabi ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay, tinuya siya ng ilan, ngunit sinabi naman ng iba, "Ibig namin kayong mapakinggan uli tungkol dito." At umalis doon si Pablo. May ilang sumama sa kanya at sumampalataya sa Diyos. Kabilang dito si Dionisio na isa sa mga bumubuo ng kapulungan ng Areopago. May sumama ring babaeng nagngangalang Damaris at mga iba pa. Pagkatapos, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Corinto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Purihin ang Diyos nitong kalangitan. Kayo sa itaas siya'y papurihan. Ang lahat ng anghel magpurit magdiwang, kasama ang hukbo roong karamihan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Pupurihin siya ng lahat ng tao, hari at prinsipe, lahat ng pangulo, babae at lalaki, mga kabataan, matatandang tao at kaliit-liitan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Sa ngalan ng Poon, lahat ay magpuri. Ang kanyang pangalay, pinakamaigi. Sa langit at lupa'y walang kasimbuti. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Siyang nagpalakas sa sariling bansa, kaya pinuri ng piniling madla. Ang bayang Israel, mahal niyang lubha. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Hihilingin ko sa Ama, Espiritu'y isugod niya upang sumainyo rin na. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon.
at sumaiyot inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng Katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili, sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin. Kaya ko sinabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Noong nakaraang linggo po ay ipinagdiwang natin ang Mother's Day. At alam ho natin na sa buhay ng isang tao, hindi mawawala ang maraming paalala, habilin ng isang ina. Diyan tayo lumaki sa mga paalala na paulit-ulit, hindi lang sinasabi, minsan sinisigaw, ay ngayon bago na, tinitext na, no? Mini-message na, pini-PM na, tunog ng tunog. Kaya may mga ilang anak natutunan, ito natutunan ko rin, no? Na hindi mo kagad makikita yung message at hindi ka kagad mapapadala ng message. Marami ng paraan para tayo magpadala ng mensahe. Ay, nanay ko one time, yan yung minsan paulit-ulit, no? Dumalo ako sa bahay namin, nung paalis na ako, sabi niya sa akin, mag-text ka pag nakarating ka na. Oo, ma. Mag-text ka. Oo, ma. Ako'y palabas na, ha? Sisigaw pa siya, mag-text ka. Oo, ma. Ha? Pagbaba ko po, tumulog yung aking cellphone. Pagtingin ko, sabi, saan ka na? Sabi ko, gate pa lang. Nasa gate pa lang. Ano? Talagang lahat tayo ay tumatanggap ng iba't ibang mensahe. Ngunit, sa mga pagkakataong kagaya niyan, hindi natin nauunawaan tuminsan ng lubusan. Bakit ba ganito ang taong ito? Bakit ba ganyan ang ginagawa niya? Bakit ba ganyan siya? Marahil si Kristo, yan din ang alam niya. Yan din ang nasasabi niya sa kanyang mga alagad. Sa lahat ng mga nangyari sa kanya, sa darating na linggo, Ascension Sunday, bago siya umalis, bago siya bumalik sa kanyang Ama, napakarami na niyang mga bilin. Siguro dahil nga, parang hindi maunawaan, parang hindi natututo ang kanyang mga alagad. Marahil may ilan sa kanila, bumalik sa dating gawain. Kagaya ni Pablo, sa kabila ng marami ng himalang nangyari, sa kabila ng marami ng dakilang bagay na ginawa ng Diyos, kahapon si Pablo, si Silas, milagrong nakalaya sa kanilang kulungan. Buti yung sundalo naniwala, nagbalik loob o nagsimula ng manalig sa Diyos. At ngayon, sa kanilang pangangaral sa Athena, hindi naman lahat nakinig, hindi lahat naniwala. At sa ating ebanghelyo, makikita natin ang kasagutan. Hindi mo alam lahat. Hindi mo kaya lahat. Kaya ano ang sabi ni Kristo? Ano ang bili ni Kristo? Siguro kagaya ng magulang, kahit paulit-ulit, kahit maya at maya ako magturo sa inyo at magbilin sa inyo, hindi nyo naman kuminsan nagagawa pa rin. Ang bilis nyong makalimot
sapagkat hindi mo alam kaya lahat. Ngunit hindi ibig sabihin nun, susuko na ang Diyos. Hindi ibig sabihin nun, talo ang Diyos. Kagaya ng isang makulit at mapagmahal na magulang, hindi ka tatantanan. Kaya mga magulang, hindi natatapos ang pagiging magulang. Kahit may asawa na yan, kahit mas matalino na, mas mayaman na sa'yo yan. Hindi mo lang obligasyon, hindi mo lang responsibilidad, bukasyon. Yan ay tawag ng Diyos sa iyo, ang maging magulang. Kaya ano ang sabi ni Kristo sa Ebanghelyo? Huwag kayong mag-alala. Darating ang Espiritu ng Katotohanan. The Holy Spirit will come. Kaya nga sa mga pagkakataon na parang susuko na tayo sa tigas ng ulo ng mga tao, sa mga pagkakataon na parang aayaw na tayo sa mga taong parang hindi naman masabihan, hindi matuto, hindi maniwala, hindi na nagtitiwala sa atin, pray to the Holy Spirit. At kapag tayo po sa mga pagkakataon ay nagdududa at hindi maturuan, pray to the Holy Spirit. Sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, hilingin natin sa Panginoon na araw-araw ipagkaloob niya sa atin ng Espiritu Santo, ang Espiritu ng Katotohanan na magpapalaya sa atin sa lahat ng pag-aalinlangan natin, sa kawalan natin ng tiwala at paniniwala, sa asawa, sa mga anak, sa mga katrabaho, sa magulang natin, at kahit sa sarili natin. Nawa ang Espiritu Santo ang siyang laging makasama natin sa buhay natin, sa pagtahak natin, sa katotohanan, sa kaligtasan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, hindi tayo iniwang ulila ng ating Amang nasa langit. Bagkus, ipinadala niya sa atin ang kanyang banal na Espiritu. Sambitin natin ang ating sama-samang panalangin sa kapangyarihan ng Espiritu ng Katotohanan. Ang ating pong itutugon, akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng Katotohanan o Panginoon. Akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng Katotohanan o Panginoon. Ang simbahan naway maging masigasig sa paghahatid ng mensahe ni Jesus sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng Katotohanan o Panginoon. Ang mga namamahala at may kapangyarihan naway maghatid ng kapayapaan at katarungan sa mga bansa, manalangin tayo. Akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng Katotohanan o Panginoon. Ang mga hinahamak, mga itinakwil o mga walang nagmamahal sa ating lipunan, naway makaranas sa kanilang buhay ng pangangalaga ng Diyos sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa, manalangin tayo. Akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng Katotohanan o Panginoon. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway makakita at makadama ng mapagmahal na presensya ng Diyos, manalangin tayo. Akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng Katotohanan o Panginoon. Ang mga namayapa, naway muling buhayin alang-alang sa muling pagkabuhay ng Panginoon, manalangin tayo. Akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng Katotohanan o Panginoon. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan. Alalahanin natin sa ating mga panalangin
ang mga kapatid nating biktima ng maiba't ibang trahedya, sakuna sa ating bansa, ang mga nawalan ng bahay at hanap buhay, ang mga kapatid nating may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila, ang mga bilanggo, katutubo, ang mga walang tamang mabuting makain na tirahan, ang mga kapatid nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa, alang-alang sa kanilang pamilya. Panginoon, loobin mong lalo pang ihayag sa amin ng banal na Espiritu ang mga katotohanang inihayag ni Jesus na nabubuhay na kasama mo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo at ang gabi ang alak na ito sa'yo. Mahal namin Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mong ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadikilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamat ang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Amen.
Bilang mga anak ng ating mapagpatawad na Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, suma sa langit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Kahit anong mangyari, piliin mo pa rin gumawa ng mabuti at maging mas mabuti. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Hesus Nazareno. Siya ang tunay na nakakakilala sa iyo. Ang tunay na nakakakita sa iyo. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isupo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
si Jesus ay ating Diyos, ang tunay na kaligtasan. Magalak pagkat siya'y nabuhay, tinubos ang sanlibutan. Awitan natin ng Alleluia, ipamahagi ang kaligtasan. Nagdiriwang sa langit mga anghel na banal, at sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama, ipinangakong kaligtasan ay narito na sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Mga paalaala sa mga nagsisimba, pinaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa iyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay, at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang ating pong simbahan ng Quiapo ay nagpapasalamat lagi sa inyo sa pagsisimba at pagbibigay po ninyo ng tulong donasyon para sa iba't ibang gawain at programa natin. Lalo na po ako, sa ngalan ng Social Service Ministry, ay nagpapasalamat po sa mga binibigay niyong tulong. Ang pinansyal na tulong po ay napupunta po yan sa mga pinaaaral nating estudyante, pambili natin ng gamot, hospitalization, pangsuporta natin sa mga programa tulad ng ay Thursday sa pagpapakain natin tuwing Webes ng umaga. Yung mga binibigay nyo naman pong material na bagay, bigas, delata, noodles, kape, tubig, ibinabahagi po natin yan kagaya kahapon sa iba't ibang mga simbahan na nangangailangan din ng tulong para sa kanilang community. Kaya ang inyong kabutihang ginagawa ay sobra naming ipinagpapasalamat. Ang Diyos na po ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo
ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, na may maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka na amin.